Yun, mga kasubis, balik tayo. Naglagay na po ng Vaxidil, antibacterial, anti-infective. Yan po yung gamit namin dito mula day one, dati pa. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo morning, mga kasubis, bali day 4 na tayo ng ating treatment sa ating mga ibon. Siyempre yung ibon natin, iisa lang ang lock, nagkakadikitan sila nung mga ibon natin pang south. Ito pinapasok na natin, oh. Ganto po tayo magturo ng ano, ng ganyang trapping, oh. Isa-isa po silang papasok diyan, pero dito po sila dadaan. Ang problema, siyempre ito po parang yung mga mata nila, okay yung dumi na nila, oh. Medyo gumaganda na, kung basta nung maganda na improvement. Ang problema, yung mata nila eh pumipikit-pikit o lumiliit. Buuhin katawan, merong dalawang hindi maganda katawan. Ito, kamo yung nakahanap agad tubig, oh. At humihingi na ng patuka. Ito pong gamit natin ngayon, Pigeon Power. Lagi naman po natin gamit yung mga nakarang panahon pa. At ngayon magdidiretso natin yung paghugas natin ng 4-in-1 mix. Yan, tapos, sabi ko nga, napakahirap ng sakit ngayon. May mali ba sa loob ni Baet o sa iba't ibang loob na tayo po kasi nakabase lang po doon sa mga dati nating gamit. Samantalang yung mga sakit ngayon, paiba na. Kung basa ano, palala o hindi nakatulad yung dati na magpipikit-pikit. May sipon, Cure Gold, pasensya po, ha. Ayun naman po yung totoong gamit ko, pero ginagamit ko pa rin po. Gumagamit tayo ng Doxylac, ganun. Pero siguro ganun din po kay pabalik-balik yung pagdating sa sipon o yung sakit na tinatawag ngayon. Hindi po natin malaman kung ano po yung dahilan, kung saklima po ba yan o talagang nag-upgrade tayo ng mga maintenance. Yung sakit yata nag-upgrade din. Siguro maganda yung opinion po ni Beth. Maganda po siguro yung mayroon talagang matuklasan na panibagong pwedeng ipambigay dito sa mga ating mumunting kaibigan, kasi sayang yung panahon natin. Sayang yung pagkakataon na patunayan nila ang kanilang pwedeng patunayan, tulad ng kaya ba nilang umuwi ng long distance, kaya ba nila may speed kahit malayo, o ganito na lang na kaya ka natalo is gawa ng hindi natin alam. Katulad nito, magaganda katawan, ito lang hindi, oh, itong dalawang itong blue barang hindi magagandang katawan buong buo, pero papansin niyo yung mga mata nila, yung kabila pikit o yung kabila anong medyo lumilit yan. Katulad niyan, buong buo katawan po nito ni Kuya. Okay yung mata niya doon sa kabila, pero yung kabila hindi. Itong si Mang Lloyd ang patunay. Ayan si Mang Lloyd, nagtara-trapping. Sir Lloyd, bakit ganon? Yung mata nito parang katulad ng mata mo. Mamaya papakita natin mata ni Mang Lloyd. Ayan, nagtara-trapping po kami. Gagawin lang natin dito. Siyempre, kada problema parang buhay yan, eh. Buhay ng tao. May part na nasa baba ka, may part na nagkakasakit tayo. Pero ang importante kung paano mo haharapin. Kaya continuous learning. Mamaya natin tutuloy, ha. Ibibigyan ko muna po nitong ano yung 4-in-1 dito sa kabila. Tapos sa kabila naman po yung Vaxidil. Kasi ito po, nakasimulan na natin yung 4-in-1. Yung kabila naman, nito pa lang. Doon pa lang tayo sa Vaxidil. Mamaya po ulit. What's up, mga ka-showbiz? Yun, oh! Salamat! Yun, mga kasubis, balik tayo. Naglagay na po ng Vaxidil, antibacterial, anti-infective. Yan po yung gamit namin dito mula day 1, dati pa. Matalo manalo, hindi na natin iniwan si Vaxidil, pero nakapagpadulo naman po tayo hanggang dulo at saka kasama sa kwentuhan, at lagi naman din po tayo napapasama doon sa kakagat. Pero hindi po maganda yung ganun kani, nagkakasakit pa rin yung ibon natin. Hindi natin alam kung saan tayo nagkukulang. Tatanungin ko po yung aking dalubhasa. Sir, tingin mo saan tayo po nagkukulang?
Hindi ko nga po alam. Eh, ba't lumilit ang mata? Gumagaya sa'yo. Ah. Ah, ganito po. Pag lumilit po yung mata, yan, pipikit-pikit, may problema na po yan. Eh, alam naman natin, nung nakarampan na talagang nag-wet droppings itong mga to. Pero sa ngayon, na-control natin yung wet droppings. Ang hindi natin makontrol, sir, yung pipikit-pikit. Sabi nga nung meron akong ka-PM, pero meron lagi, consistent din nananalo sa MMFC. Naubos po yung ibon niya. Gawa daw ng sipon, pabalik-balik. Ngayon, naghahabol po siya na mag-breed. Ito po yung south team natin, ito yung north team natin. Titignan po natin kung ganado pa sila kumain o ganado na kumain. Gawa na nawalan po sila ng ganang nakaraan. Itong kabila naman po, may matinding observation to, sir, dahil inabot na rin. Marami na rin pumipikit-pikit. Tignan natin, konti lang po. Tignan natin kung makakaubos yan. Tapos lamayan na po tayo magbibigay ng ng small seeds o sticky o pellet. Ito pong si ate, nakakadalawang inom na yan. Sumatotal, may problema talaga yan. Pero yung iniinom niya naman, mayroong 4-in-1 yan. Sana matulungan tayo ni 4-in-1. Then may susubukan tayong produkto. Total, sir, umaasenso na yung mga sakit eh. Hindi na maalaman, nag-upgrade yung mga sakit, di ba? Di ba sir, taon-taon na lang, paiba-iba. Palala. Kaya dapat tayong mga, lalo na sa mga marurunong, lalo na din sa yung paggawa ng gamot, i-upgrade na rin nila. Tingin mo sir, opinion lang natin to ha. Tama po kayo. Kasi yung dati yung ginagamit nating pasensya po, pasintabi po ha, hindi po naninira o hindi po ano. Pero gamit pa rin namin hanggang ngayon. Gamit po namin yung Cure Gold. Sir, tama po ba yun? Tama po. Tama. Ang lakas natin gumamit ng Cure Gold, ang lakas natin gumamit ng Doxilac, pero gagaling. Apo sa isang araw o sa susunod na training, balik ulit. Pasensya po, hindi po tayo nag-ano. Ang inaano po natin, magtulungan po tayo na ma-upgrade din natin yung ating ginagamit na gamot o yung doon para po doon sa mga gumagawa ng mga gamot o gumagawa ng mga supplement o something. Dati normal po, basic sa amin yung sipon eh. Sir, anong panahon ng dati ha? Mga last 3 years, basic na basic ang sipon. Ngayon? Hindi ko alam eh. Pero hindi lang man siguro ako magpapatunay nito eh. Marami siguro. Kasi ang dami nag-PPM kay Bait. Sabi ko, ganito lang po gawa namin dyan. Yung kanila gumagaling, yung iba naman, siguro ayaw lang umamin. Pero maraming umaamin na mga big time. O yung mga kaibigan natin na nanalo, hindi man big time pero consistent winner. Pati sa loob po nila, ganun na rin experience. Pasensya po ulit ha. Tayo lang po, gusto lang po natin angat yung kalidad o quality naman talaga ng lahat ng gamot, sir. Ba, sir? Hindi naman nila gagawin niya kung hindi naman maganda eh. Nagkataon lang na siguro nag-upgrade lang yung sakit. Parang dati, akala natin si COVID, baliwala lang. Wala si COVID. O kaya nag-upgrade din yung Nagbakuna ba tayo, sir? Oo, tapos na. Nagbakuna. Ayun po, pasensya po ulit. Hindi po talaga gustong makasagasa si Bait, pero ito po, katulad yan. Tumalikod lang, hindi kumain. Yan, tapyo, hindi rin kumain. Wala na po laman ng mga niyang butse. Bago po tayo magpakain, chinecheck po natin yung mga butse. Kita nyo yung kabila. Tamad na rin pumunta doon sa kapagkain nila. Paano to, sir? Diba napakahirap mag-ibon, no? Kala nila madali. Ah, sir. Tama po kayo. Pero dito po tayo masaya, kaya pagkaingatan natin. Sama-sama po tayong tumuklas kung ano po yung dapat gawin. Mag-comment po kayo dito o mag-opinion na lang po para walang tama, walang mali. Gawa po tayo ng konting diskusyon o konting kwentuhan. O doon sa mga naka-experience nito pero madaling-madali sa kanila kung paano nila treat, pwede po kayo mag-comment. Napakasarap pag marami po tayo matututunan. Continuous learning tayo. Saglit po, medyo nalalambot kami. Ayaw kumain ng mga ibon namin. Sige po. What's up, mga Subbies?